Hello, magandang hapon po. Ipapakilala ko po sa inyo ang aking pong Espanyola variegated pink. Napaganad, oh. Inyong pagmasdan, di ba? Oh. Bukod niya sa maganda. At ng mga baby pa ito, ayan, oh, napakaganda talaga. Oh, at ang likod niya ay kulay pink at talagang meron po siyang mga guhit-guhit. Tingnan mo, oh. Alam niyo po ba yung Firkins? Kamukha-kamukha pa ng Firkins sa kanyang dahon dahil ito po kanyang variegated style. Pero ito po, Espanyola banana. O, ayan, oh. Napakataas po ng kanyang puno. Kamukha talaga ito ng saging. Sipin nyo, napakaganda po ito at mahal po itong bilhin. Kaso, collection lamang po ito. Nagpalitan lang po kami ng aking pong mga kakilala. Sa sobrang mahal po ng halaman, dapat po mag-barter na lang po tayo ng ating pong mga halaman. Di ba, napaganda, oh. Ayan. Sipin mo yan, napaganda pagmasda. Ang gustong-gusto po ito sa mga kulimlim po na lugar, ayaw po nito sa mainit dahil masusunog po ang kanyang dahon. Gustong-gusto ko po ito alagaan dahil isa po ito sa pinakamaganda Espanyola na aking pong mga alaga dito sa aking tahanan. Si Banana Espanyola ay gustong-gusto rin po nito sa mga makulimlim na lugar at isa pa po ay gustong-gusto po ito sa maayos po na posisyon. Ito po ay pwedeng indoor plant tsaka outdoor plant. Pero kailangan po ay 80% po yung kulimlim, 21st lang po yung araw. Pero gustong-gusto po nito talaga ay sa malilim na lugar. Diba? Kasi para po magkaroon po siya ng magandang dahon. Diba? Dalawa po ang kanyang baby. Malapit na po i-transplant niya kasi baka mapuno at lumaki po yan dyan. Mahirapan na po tayo maglipat po ng ating mga baby ng ating pong Espanyola. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking pong video. Maraming salamat po and God bless.